Hello, magandang hapon mga lalabs, mga vayos. Magandang gabi Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon, saan man sa lok ng mundo sa mga kapwa ko po. WS, Miga Miga Love Shout. Nako, hindi lang pala si Senator Chinggoy Estrada ang posibleng makulong. Ay, itong si Tony Fowler, may chance din itong makulong pala. And by the way, mga kababayan, si Senator Chinggoy pala, diba mauna kong vlog kanina na akala ko magkaroon pa siya ng immunity dahil nga sa senador siya, pwede na po pala siyang matanggal ba pagka senador at pwede na siyang makulong dahil may hatol ng ombudsman. Tapos may multa pa daw siyang 3 million pesos. Gagawin daw nila ni Senator Chinggoy ang lahat para hindi siya makulong na mag-file po sila ng motion for reconsideration, which is karapatan po niya yon. So ngayon mga kababayan, dito po tayo na balita ng One News dyan kanina sa Pilipinas ay itong si Tony Fowler din. Naisyuhan na ng warrant daw. Bakit kaya? Ano? So ito, basahin natin. Sabi dito ng One News, ito ha, para hindi tayo masabing fake news. Sabi ng One News, ulitin ko, Pasay Court on Friday, so kanina to doon, issued an arrest warrant against social media personality Tony Fowler due to an alleged violation of the Cybercrime Prevention Act related to the music video of her controversial song, MPL. Nap, may arrest warrant si Tony Fowler. Naloko na. So ito yung, ano ba itong title ng ano niya na to ha? MPL. Basta, manyak-manyak siya doon eh. Which is kung ako yung pa... Kung sa aking opinion, sa aking reaction about sa video na iyon, bilang isang ina na may anak pa na 12 years old, hindi talaga maganda na makita ng isang bata na kasing edad ng anak kong 11 years old or 12 years old, ang ganong klase. Yung umiinom ng alak, nagyoyosi, tapos yung damit, basta malaswa mga kababayan. So para sa akin, tama lang po nakasuhan si Tony Fowler dahil yung music video niya na yun na in-upload niya sa kanyang channel ay walang mapupulot or maidodolot na kabutihan, lalo na po sa mga young millennials, dahil yun po ay puro kamanyakan, kababuyan, kabastusan. So, sabi dito, the arrest warrant is connected to a case filed by the Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas in September 2023, accusing her of releasing an obscene music video. The content creator had sparked mixed reactions for the adult content and her songs. Pero hindi lang naman po adult. Ang mga nasa YouTube ngayon or na mostly nasa Facebook, gagaya ng anak ko, 12 years old, nagpi-Facebook yun. So kahit pa sasabihin ni Tony Fowler na yung kanyang tawag dito, content ay nagsasabi siyang for adults only, hindi mo masasabi eh. Dahil social media po yun, hindi po niya yun hawak. Hindi yung kagaya ng mga TV station, kagaya ng halimbawa ABS-CBN, GMA, TV5 na may parental guidance. Sa social media po, wala. At pasabihin mo may parental guidance, may community guidelines ang halimbawa YouTube, Facebook, kung mag-upload ka ng ganyan, kung accepted iyon ng social, ng halimbawa ng
social media platform, halimbawa gaya ng Facebook na yan, YouTube, eh makikita po ng mga young millennials. So hindi maganda, talagang malaswa mga kababayan. At ito si Tony Fowler, naturingan pa namang may anak na bata pa. No? Hindi talaga po maganda. So tama lang po itong ginawa ng ano ito, kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas. Nasampahan siya ng kaso dahil bakit nang hihikayat po ito si Tony Fowler ng kalaswaan sa mga kabataan sa social media. Kaya dapat lang kasuhan siya para sa previously, Fowler said that her songs and music video were restricted and not meant for the general audience. Kahit masabihin niyang restricted iyon, the fact or as long as ang Facebook account or YouTube ni Tony Fowler ay nakapublic. So that means open po iyon for everyone. Lahat po noon makapanood, adult man yan or hindi, o yung mga bata pa, no? Makapanood, makikita pa rin yun at makikita kung gaano kalaswa ang kanyang mga ginagawa doon na baka maisip ng mga kabataan, kagaya ng anak kong 11 years old, ah, gayahin ko pala ito kasi pwede. Kasi bakit? Kung halimbawa si tahin ko, ayun o, si Tony Fowler, nandyan sa Facebook, in-upload niya sa YouTube ang kanyang music video na yun. Bakit ganon? So, ibig sabihin, pwede gawin, gayahin. Fowler already posted bail on Friday afternoon at yun, nakapagpiansa na pala daw si Tony Fowler ng around 120,000 pesos. Pero sana po gumugulong na din ang kasong ito dahil nakakabahala po mga kababayan na mauulit ang ganitong klase, no, na pambababoy ng isang babae na may anak. Wala namang problema kung maglabas-labas siya ng mga ganong klaseng suot, kung anong gawin niya. Kung doon siya sa porn site, yun na doon eh. Kasi pag doon sa porn site, talaga namang restricted na restricted yun at kadalasan nanonood doon, may mga malilibog. Yung mga, halimbawa, walang jowa, gusto nila let me in, let me out. Nanonood na lang sila ng mga ganon para makapag-wisik-wisik, makapag-release man lang. Hindi na kailangan kumanta ng release me, no? So, habang nanonood sila ng mga paborito ng palabas dyan sa porn site, pwede na silang mag-let me in, let me out. Oh, yeah. So, dapat doon si Tony Fowler. So, para sa akin, good job doon sa kapisanan ng social media broadcaster na kahit papano, gumawa kayo ng hakbang para mapigilan yung mga ganitong klaseng mga palabas sa social media na mga kalaswaan. Dahil sa ngalan lang ng pera, hindi po nila, wala silang pakialam kung may bata ba na nanonood or manonood o wala. Basta ang importante sila, kikita. So yun, sana gugulong ang kaso na to at talagang maparusahan si Tony Fowler dito. Hindi naman pwede sabihin, wala man tayong pakialam kahit maghubot, maghubad yan siya dyan. Basta andun siya sa porn site mag-upload. Huwag sa YouTube, huwag sa Facebook. Dahil hindi talaga pwede, hindi maiiwasan talaga na may mga bata pa na makakita noon, makapanood sa malaswaan niyang music video na yun. No? So, good luck. Hindi lang pala si Jinggoy Estrada ngayong araw na to ang may problema sa korte, pati pala si Tony Fowler. Hala, sige. So hanggang dito lang po, maraming salamat. Stay safe po sa inyong lahat. So anong masasabi ninyo patungkol dito sa arrest warrant po ni Tony Fowler dahil sa kanyang kasong cybercrime violations? Paki-comment down below po mga kababayan.
At babasahin ko po 'yan, no. So hanggang dito lang, maraming salamat. Bye-bye.